Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. At buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nakarating sa pandinig ng reyna ng Seba ang mga balita tungkol kay Solomon. Kaya't nagsadya siya upang subukin ito sa pamamagitan ng malalim na katanungan. Dumating nga siya sa Jerusalem na may kasamang maraming abay at may dalang katakot-takot na kayamanan. Mga kamelyo na may kargang iba't ibang uri ng pabango, napakaraming ginto at batong hiyas. At nang makaharap na niya si Solomon, sinabi niya ang kanyang pakay. Sinagot naman ni Solomon ang lahat niyang tanong, at wala isa mang hindi nito naipaliwanag. Humanga ang reyna sa karunungan ni Solomon at sa palasyong ipinagawa nito. Napansin niya ang pagkain sa hapag ng hari, ang mga tirahan ng kanyang mga pinuno at ang kaayusan ng kanyang mga tauhan. Napansin din niya ang kanyang kasuutan, ang mga tagadulot niya ng inumin, ang handog na iniaalay niya sa templo. Hangang-hanga ang reyna sa kanyang nakita. Kaya't sinabi niya sa hari, totoo nga pala ang lahat ng narinig ko tungkol sa inyo. Hindi ko mapaniwalaan ang mga sinasabi nila sa akin tungkol sa inyo.
Ngunit ngayong makita ko ang lahat, ay napatunayan kong wala pa pala sa kalahati ang ibinalita nila sa akin. Sapagkat ang inyong karunungan ay talagang higit kaysa iniulat nila sa akin. Mapalad ang inyong mga asawa, mapalad ang inyong mga tauhan, sapagkat lagi nilang naririnig ang inyong karunungan. Purihin ang Panginoon, ang inyong Diyos, na nagpala sa inyo at nagpaluklok sa trono ng Israel. Dahil sa walang katapusang pag-ibig ng Panginoon sa Israel, ginawa niya kayong hari upang mamahala dito at magpairal ng katarungan. At ang hari binigyan niya ng halos 5 toneladang ginto at napakaraming pabango at batong hiyas. Kailan may hindi natumbasan sa dami ang pabangong iyon na bigay ng reyna ng Seba kay Haring Solomon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ang mga matuwid madiwang mangusap at ang sinasabi nila'y pawang tumpak. Ang utos ng Diyos ang nasa sa puso. Sa utos na ito'y hindi lumalayo. Matuwid kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila't kanyang tutulungan laban sa masama ipagsasanggalang sapagkat sa puon nangungubling tunay. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Magsitayo po ang lahat. Kristo, ang salita mo'y totoo, kami ay papanalin mo. Sumainyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig. Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay,
siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. Kayo man ba'y wala rin pangunawa? Tugon ni Jesus. Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi. Sa pagsasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maraming kanin ang lahat ng pagkain, nagpatuloy siya sa pagsasalita at lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kaniya sa mata ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyot sa kaniya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Marahil nung tayo ho ay bata pa, isang bagay po ang madalas nating marinig patungkol sa ating pananampalataya. At ano po itong bagay na ito? Na ang lahat ng nilikha ng Diyos, maganda. Ang lahat ng nilikha ng Diyos, mabuti. Kaya ibig sabihin, kung ang tao ay nilikha ng Diyos, taglay ng isang tao ang kabutihan na nagmumula sa Diyos. Pakitingnan niya ho yung katabi. Sa tingin niyo po ba mabuti yan? Sa tingin niyo po ba maganda yan? Bakit parang ayaw ng iba? Hindi sumasang-ayon ng iba. Lahat ng nagmumula sa Diyos may taglay na kabutihan. Pero ho, bakit ho kaya may mga pagkakataon na kung saan ang bawat isa sa atin sumasablay? Dahil isang realidad din po ang ating hinaharap na ang bawat isa sa atin pumapalya. Bawat isa sa atin nagkakasala. Bawat isa sa atin nadarapa. Pero kung ganun ang isang realidad na ipinapaalala sa atin, ano ang dapat nating gawin? May mga pagkakataon na kapag tayo ay nagkakamali, ang madalas nating sinasabi, pasensya na, tao lang. Pasensya na, nagkakamali din. At minsan, hinahayaan natin sa ganun na lamang na paglarason. Ibig sabihin, hindi na tayo lumalagpas. Hindi na natin binabago yung ganong pag-iisip. Kapag nagkamali ka, tao ka lang kasi. Kapag nagkasala ka, okay lang yan. Tao ka lang eh. Nagkakamali ka. Pero hayaan natin na sa hapong ito, sa tanghaling ito, panumbalikin natin yung tinuro sa atin na pananampalataya na ang bawat isa sa atin nilikhang mabuti. Ang bawat isa sa atin nilikhang maganda. Kaya, kung ikaw ay tao, dapat nandoon ang panunumbalik na maging maganda ang puso. Nandoon ang panunumbalik na makita na ikaw ay kawangis ng Diyos. Madalas po kasi tayo, kapag nagkasala, okay na. Tila walang effort. Walang effort na panumbalikin na tayo ay nilikha ng Diyos. At kung tayo ay nilikha ng Diyos, ang buhay natin, ang sarili natin,
ang puso natin ay maganda. Kahapon po mga kapatid, kung kayo po ay dumalo ng misa, yan din ang binibigyang pansin ni Jesus. Na minsan sa buhay natin o sa buhay ng mga iskriba, mas binibigyan nilang pansin ang panlabas na kaanyuan. Pero madali lang lamang maging malinis sa panlabas. Sabi ko nga sa homily ako kahapon, maligo ka lang, maglinis ka lang, mukha ka ng karispe-respeto sa kapwa mo. Pwede mong dayain na ikaw ay malinis. Pero kailanman ang puso hindi madaraya. Kailanman ang puso tunay na mababasa ng Diyos. Kaya sa araw na ito mga kapatid, panumbalikin natin sa ating matpuso ang kabutihan ng Diyos. Balikan natin ang pinakadahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Nilikha tayo ng Diyos upang isalamin ang Diyos sa buhay natin dito sa lupa. Kaya kung sinasalamin natin ang Diyos, huwag lang tayong maging malinis sa panlabas, kundi maging malinis ang puso. Maging malinis ang kalooban. Kaya ho, mga kapatid, sa araw na ito, kapag tayo ay titingin sa salamin, huwag lang nating sabihin, presentable ako, malinis ako. Kundi kapag tayo ay tumitingin, nakikita natin din ang laman ng puso. Pusong mabuti, pusong kagaya ni Jesus, pusong kaaya-aya para sa Diyos. Kaya mga kapatid, suriin natin ang ating mga sarili. Suriin ang puso. Dahil ang laman ng puso ang siyang dapat na ipinapakita sa lahat. At kung ang laman ng puso ay ang Diyos, ang mahal na pong Jesus Nazareno, tunay nga nating nasasalamin ang mahal na pong Jesus Nazareno sa ating buhay. Mga kapatid, panumbalikin natin ang kabutihan ng Diyos. Panumbalikin natin sa araw na ito ang kagandahan ng Diyos sa bawat isa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, para sa mga Kristiyano, wala nang iba pang batas maliban sa batas ng pag-ibig. Manalangin tayo para sa ating katapatan sa batas na ito. Ang atin pong panalangin, Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating simbahan, naway laging mapanibago at dalisayin ng salita ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Tayong lahat, naway magdulot ng pag-asa sa mga nanghihina ang kalooban sa pamamagitan ng ating pagmamahal. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating mga puso, naway mapuno ng tapat na pagnanais na mabuhay para sa bawat isa upang sumamba tayong lahat sa Espiritu at katotohanan. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway makatagpo ng kaginhawahan ng pag-ibig at habag ng Ama. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Makalangit na Ama, gawin mong dalisay ang aming mga puso upang hindi kami mawalay sa aming mithiing mahalin ka ng higit sa lahat.
hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa'yo ay likas. Sa pagpupuri naming ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan. Sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo, bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisang ibinigay, kami nilob mong makapakinabang kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay upong makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral ng aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati